Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Welcome po sa Quadra Media Forum. At syempre po, sa kinagawian po ng ating grupo ay unahin po muna natin ang pag-arasal para po sa ikagaganda na ating usapin ngayong araw na ito. Inaanyayahan ko po magsitayo ang lahat. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong to na kami po ay ligtas lahat na nakarating po dito at naway ligtas din po kaming makauwi sa aming mga pinanggalingan. Panginoon, salamat po sa tagpong ito. Una-una, papasalamat po kami sa inyo sa pagbibigay niyo ng pagkakataon na magawa namin ang isang pagtitipong ito sa ngalan po ng Aberdeen Court. Salamat po sa buong pamunuan, sa mga nagsisikap na tumulong din po sa amin. Maraming salamat po sa mga taga-media, sa lahat ng narito, sa aming mga speakers. Ligtas niyo po sila na makarating dito at makauwi rin sa kanilang mga tahanan. Panginoon, bigyan niyo po sa amin ang tamang landas para maibahagi po namin ang magandang balita na maitutulong po natin sa bansa at sa sambayanan. Muli po, nagsusumamo po kami sa ngalan po ng buong grupo ng Quadra Media Forum. Maraming pong salamat at lahat po yung magsabi ng amen. Amen! Salamat po. At ngayon, kaibigan, ako po pala si Juvy de Guzman ng DWBL, syempre. At kasama po natin ang ating partner, walang iba kundi ang veteranong TV commentator. Magandang umaga po sa inyo. Hindi po commentator. Comedian po ako sa ganyan. Comedian. Ayan, may sayaw ako. Ako nagsasayaw ng ayun. Sa Net 25. It's an inspirational talk show, Juvy. It's like Anna Johnny Carson of USA. Na kung saan ang mga celebrities and personalities sila mga unang-unang in-invite natin po. Opo. At syempre Kuya Pepsi, alam mo naman, sa pag-uumpisa ng ating forum, ay lagi tayong merong mga baguhang mga awit na pinakikilala natin dito. No? Ito isang pagkakataon para sa kanila na mabigyan natin ng pagkakataon, makilala rin sila sa iba't ibang network na kung saan ay tayo ay naroon din at kaagapay po natin silang lahat dito. Let's all welcome, mula sa Cotabato, a 9-year-old performer, Miss Baina. Baina. Baina? Hello po, ako po si Baina. I'm 8 years old. Ah, 8 years old. 8 years old ko lang pala. Sorry. Magandang hapon po sa napumagustuhan. Magandang umaga po sa napumagustuhan. Ayan. She's only 8 years old. I'm sorry. Ayan. Siya po ay isa sa mga performer ng The Voice ng ABS-CBN. Okay. Ito, bigyan mo. Baba natin. Ano? Baba lang, baba. Higit lang. Oh,
nabahin na. Ayan. Speaking of the agent, Bishop. Katanong-tanong ko lang. Kuya, Bishop. Sabi ko kay Juvy, narating ba si Bishop? Sabi ko, tinext ko. Maya-maya pumapasok. Kaya lang walang reply. Well, mga kaibigan, maraming salamat kay Baina. Siya po ang ating pride mula sa Cotabato. Alam nyo, first time ko lang po nagkaroon ng kasama performer na kagaya ni Baina. 8 years na old. Na napakagaling. 8 years old. Oh, 8 years old. At yan po isang ngalan ng KKPFI ni Miss Cathy Co. Ang kaunlaran para sa Kabataang Pandaigdig Foundation Incorporated na siya pong kasama namin at mapapanood niyo po kami soon sa iba't ibang mall yan, wow, sa iba't ibang mall sa Metro Manila. At syempre, ang hangad po namin ay makatulong sa mga foundation na kasama po namin sa paglilingkod kagaya po ng kaunlaran para sa Kabataang Pandaigdig Foundation Incorporated, Kuya. Bagamat sila'y malalaki na kasi mga 10 years and above na yung kanilang performance rate. At saka ng Blessed Build Special School Foundation Incorporated. At halinawa, makasama natin ang grupo ni Dr. Anacleto Belleza Belientes ng Beautiful Heart Foundation. Kasi yung aking partner na si Doktor, eh singer na rin ngayon, Kuya Pepsi. Wow! Kapatid ni... tatanggalan ako ng trabaho, ito rin mo! Kapatid ni Camilo. Kapatid ni Camilo, oo. Wow. Oh. Camilo, Camilo, Kakamilo. Okay, pabatiin mo na rin, Kuya Pepsi, yung mga nasa panel natin, sa okay. Natin umpisahan. At dagdag muna mo sa sinabi mo. Ah, sige po. Siyempre, mahal mo yung mga kapwa, mga singers mo, especially Pina. Oo. You are also a singer in your own right, no? Yes, of course. In your own right, on my left, singer din ito eh. Si Ate Baby. Mami, papakilala po natin. Si Baby Montes. Montes, Montes, Montes pa Montes? Montes, Montes. Baby Montes. Okay. Wala sa ATOMY? ATOMY, nasa left naman ni Ate Baby. Ayong kanyang partner. Pakilala mo nga, si Baby, ito on my left. Pakilala mo na. Pakilala mo na natin, mamaya magkakaramitan tayo. Okay. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat kay Mercy po sa pag-invite sa amin dito. At of course, sabagay, magkakapatid naman tayo sa industriya. I used to be a broadcaster din po and a writer, pero medyo naiba yung landas. Sa ngayon, siguro po, meron tayong ipapakilala ngayon kasi whether we like it or not, whatever we do, kailangan pa rin po natin ng isang pwedeng pagkakitaan na hindi natin namamalayan. Kumikita pala tayo, hindi natin alam. So, without us knowing it, and syempre, mamaya po yung ating speaker, papakilala natin muna siya. Siya po ay si Sir Armel Ivan Del Rosario. Siya po ay isang businessman, owner of Ivan Body Kits Auto Custom Card Center. Currently member din po siya at sponsor ng mahigit 20 auto clubs in the Philippines. So, isa po siyang top international networker and achiever for over 20 years in his experience as a network marketer. Currently, isa po siya sa pinaka-top nature po ng ATOMY Philippines. So, anyway, papakilala ko po muna sa inyo si Mr. Armel Ivan Del Rosario. Okay, greet ka muna, Kuya. Thank you very much po. Good morning. Good morning po. Good morning. Nasabi na po lahat ni Baby yung sasabihin ko, kaya good morning na lang po. May kasama po ako si siya po yung kumpare ko naman na contractor ng Maralco. Pag may problema kayo sa inyong mga poste-poste dyan, kanya yung pinakamaraming truck dyan na nakikita niyong Maralco. Ito po si Chow Casis. Good morning po sa lahat. No? Ako si John Casis. No? Bali, Maralco contractor ako. Ngayon, member din ako ng ATOMY. So, good morning po sa lahat. Okay, so Ma'am Juvy, ikaw ba? Sino ka? Ah yes, maraming salamat. Ako si Kuya Pepsi, busy. At siya, pakilala muna natin ang ating ama. Ama eh, no? Hindi, ama ng palupa. Alam nyo, minsan no, napakahirap talaga sa bundong ibabaw na hindi natin alam kung ano nagaganap mula pa noon hanggang ngayon. But then, dahil nga merong nakakaintindi sa palupa, eh binigyan tayo ng pagkakataon na lagi nating makasama ang tinagurian kong ama. Dahil ito ni
ito lang yung medyo from start to finish, mukhang hindi kami iiwan. Walang iba kundi si Mr. Danny Frianeza, isang maharlika. Ama, hindi father. Pwede siya naman hindi sa father. Tayo ay talagang dire-diretso na ho siguro dito sa ating Quadra Media Forum dahil gusto po talaga nating ma-disseminate yung mga corruption, yung mga manipulation dito sa issue sa mga maraming peting titulo na ang naapektuhan ngayon ay ang mga maliliit. Makikita nyo naman ho, ang demolisyon, kaliwat kanan, pero nagpapadimolis, wala naman ho talagang valid ano, ownership ng pagkupa. Kaya mamaya ho, mag-i-discuss ho ulit natin regarding doon sa napanood sa TV, na kaya para hindi binibigyan ng kuryente itong mga sinasabi nilang mahihirap itong mga squatters dahil wala raw ho ownership. Titignan ho natin kung yung bang nakatira sa subdivision may ownership ho yan. At saka yung regarding sa IBRA, Indigenous People's Rights Act, titignan din ho natin kung ngayon talaga ay talagang nasa batas ho. Maraming salamat ho sa inyo ulit at tayo ay pinagkakatiwalaan ng dalawa nating kasama rito, si Pepsi Guerrero at saka si Juvy de Guzman. Okay. Maraming salamat po, aming ama. Hindi father, ha? Ama ng Maharlika. Ayan. At syempre, Kuya Pepsi, no? Alam niyo, Panginoon, salamat po. Kasi kahit nagte-text lang po ako sa mga iniimbitahan po natin na pumaparito, ay binibigyan nila ang pagkakataon. Alam mo, napakahirap po mag-imbita ngayon, lalo na kung sa papeles mo idadaan. Right. Yung pa-email-email, marami po mga hindi nakakarating at hindi rin pinapansin. Ngayon, ang ginawa ko ho, sa pagkakataon nito eh, ako po yung taga-text lamang ni Kuya Pepsi. Ayan, tina-text ko po lahat ng mga priority na pwede ho natin maging kaagapay. Alam nyo, napaka-importante na meron tayong maitutulong sa ating mahal na presidente. Lalo na ang kaliwat kanan, ang kanyang mga kailangang solusyonan. Alam nyo, ito ho yung mga dati na problema na hinahanapan natin ang solusyon. At nagkataon po, ang inyong lingkod ay marami hong mga chapters, mga grupo na pilit nila ako isinasama sa kanilang admin para magbigay ng mga kaganapan. At tayo po'y nagpapasalamat pa rin sa Panginoon dahil nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makausap natin ng mga grupo para maibahagi natin yung magagandang ginagawa ngayon ng mga taga-media. At salamat po sa mga medyang narito, lalong-lalo na sa aking partner, si Camilo at si Kuya Ate Nora, andyan si Bishop Jess. Salamat po. Salamat kay Ma'am. Ayan, mamaya mapakilala natin sila. Si Sitcha, tabi na yun. Si Ma'am Sitcha, yan. Si Glo Reyes. Ma'am Tita Glo Reyes, yes. At sa lahat po ng mga media friends natin, narito. At ngayon, ayan, sabi ko nga speaking of the angel, bagamat madalas kong i-text, hindi sumasagot, pero dumarating. Oo, di ba? Tama-tama kanina, tinatanong siya, hindi pa ka ako si Bishop, tayan. Di ba rin, tatalo tayo? Sabi mo, maya-maya, nandiyan sa pinto. Nandiyan na pala sa pinto. Galing mo, Kuya Peps. At syempre, mga kaibigan, narito po ang isa sa think tank group ng Pangulong Digong Duterte. Let's all welcome Bishop Tayag. Nilo, Tayag. Maraming pong mga tintang si Pangulong Duterte at pag-uwi sa palitan ng mga ulama na nagpumilip na pumuo ng mga policy directions ng patakaran na maaaring pagpipilian ng ating mga Pangulo upang makatulong na lalong umulad ang kanyang administrasyon o pamamahala sa ating lipunan. Nahaharap siya sa isang napaka-inap na krisis na masasabi natin. Kasi naglunsad siya ng isang revolusyong Duterte laban sa illegal na droga, laban sa corruption at laban sa kriminalidad. Pero lahat ng yan ay maaaring mapahilalim sa isang kategorya lamang ng corruption sa ating lipunan. Kaya may mga grupo naman, katulad ng aming simbahan, ay concerned about corruption. Kasi nagkaroon lamang ng lumaki lamang ang mga drug lords na yan, lumaki lamang ang mga pagbibenta ng droga na yan, dahil sa nababribe o nasusugulan ng matataas na pinuno ng ating pamahalaan. Ang tanong, bakit sila nasusugulan? Bakit sila bumibigay sa anumang suhol?
Wala bang mga paninindigan niya o ideologiya na pinangahawakan? Wala bang mga prinsipyo yan? Wala bang mga karakter yan? Kaya palagi nating minumulat sa mga kabataan na kailangan magkaroon ng karakter, individual and national. Character is defined as the capacity of an individual or a nation or a people to hold on to principles no matter what the consequences are. Maaaring bulungan, maaaring ospital, maaaring sedentaryo. Pero ang kailangan dyan ay maraming mga Pilipinong magkaroon ng paninindigan upang sila huwag pumigay sa tukso ng corruption. Pag pumigay sa tukso ng corruption, yung mga inilulukot natin sa kapangyarihan, wala na. Ang interest ng Pilipinas ay pagtataksilan nila. The national interest is betrayed and they will commit treason against our people. And all these people, policemen, generals, senators, congressmen, mayors, and governors who sell our country to the drug lords are all committing treason against the Filipino people. And the sad part of it is that they do not know any better and they are not aware of it and they do not feel any kind of guilt or conscience. Paano nililinang ang national conscience? Again, yung kakulangan natin ng isang ideolohiya na ituturo mula sa pagkabata hanggang sa paglaki ng isang Pilipino. Wala niya. That is why I always say, we want to harvest where we have not planted. How can we harvest people na ilulok-lok sa kapangyarihan, who will occupy positions in the cabinet? Kaya siguro hirap na hirap sa Pangulong Rodrigo Duterte ngayon ang pumili ng mga taong ilalagay niya sa kanyang gabinete at ilalagay niya sa sinasabing 1,700 positions in the government. Pa hanggang ngayon ay hindi pa niya napupunuan. And there are 3,000 positions that Pinoy has not filled up during the last 6 years na namahala siya sa gobyerno. So makikita mo yung kasalatan, the scarcity of what we call eligible but not really, really qualified. Ano yung mga pamantayan ng tinasabi namin sa aming tiktok? Tatlong B. Anong ibig sabihin ng tatlong B? The best, the brightest, and the bravest. Tall order. Ano yung tatlong C? The committed, clean, and competent people. But all these things, these qualities could only be achieved if from our childhood we are taught the Filipino ideology. Meaning, we are taught that as Filipinos, we should always bear in mind that we should protect Filipino national self-interest and no other kind of interest in this country. That is the basic problem of our country. Yeah. The lack of an ideology. Bishop, bakit po ang mga Hapon, na, speaking of honesty or what, iwan mo pa rin dyan, ito si Juvy, galing sa Japan to, si Baby. Iwan mo pa rin dyan, walang vendor, walang nagtitinda. Bibili ka, iwan mo na yung bayan mo ron. Bakit doon nangyayari? Bakit dito, may tao na dyan, nagsasyakit pa, nagdanakaw pa? Kailan natin mauubusan? Nakatago na, tinutukot pa. Anyway, alam mo Kuya Pepsi, nagkataon lang sa bansang Hapon kasi, pagkasilang pa lang may batas na. Okay. No? So, from start talaga, na ang mga bata, tinuturo. Kasi alam mo doon sa bansang Hapon, kung anong ginamit mo sa kasamaan, pinuputol. Halimbawa, nag-rape ka. Kung anong ginamit mo pang rape, putol, putol din yun. So, ang kamay mo, ginamit mo kaliwa, putol daliri. Putol daliri. Isa-isa yan. Kapag ang buong kamay mo nagamit mo na, putol ang braso. So, ibig sabihin, sa ganung paraan, yun yung ginagawa, kamay na bakal, ay naiibsan ang kasamaan ng tao kasi nagkakaroon sila ng agam-agam takot para gawin ang isang bagay so, na masama. So, you mean to say the church has something to do, with the morals, with the ugali. Yes. Okay, Kuya Pepsi,
eh bago tayo ano magtuloy-tuloy, eh ipakikilala ko naman ang isa rin sa mga hinahangaan natin bagamat masyadong tahimik. Ito po isang political analyst at siya po ay aking hihingian din ng mga ilang pangungusap maya-maya. Pero magpapakilala muna siya. Walang iba kundi si Professor Ramon Toledo. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako'y medyo nasisita sa pakilala sa akin na kailangan si Juvy. Professor. Pagkat sinabi niyang political analyst. Actually, mas karapat dapat siguro tawagin ako as sociologist. Kasi yan ang aking linya sa akadem. Mahirap kasing ano yung political analyst. Pagkat masyadong masalimot yan. Well, anyway, ilang isang sociologist o isang academician. Gusto kong susugang kasi yung sinasabi ni Kagilo rito na wala tayong ideolohiya. Ano ba yung ideolohiya? Isang idea, isang sistema ng kaisipan na gigiya sa isang lahi o sa isang bansa. At totoo na sa mahabang panahon, wala tayo dito. Kaya ang lahat ng kaguluhan, pati ang kahirapan sa ating bansa ay nagaganap. Pero muna, tingnan natin ang isang ideolohiya, mayroong mga elemento. At ang unang elemento nito ay ang tinatawag na commitment to a set of fundamental values. Doon pa lang, sira na eh, even ang akadim natin, bagamat mahigit na yan ang dalawang dekada na sinabing yung values education i-incorporate sa mga subjects, pero wala akong nakikita pinagbago, naging worse pa, ang value system ng Pilipino. Ang values kasi, o yung mga pinapahalagahan natin sa buhay, yan yung tukod eh, yan yung hagda natin. Ano bang bagay na isipin natin, gawin natin, ay nakabase doon sa tinatawag na values. Kaya kung palpak yung values mo, eh wala mangyayari. Ang bawa sa military, meron din silang military values. Ang problema ko lang dito, yung methodology. I think 1984, I was telling people from the armed forces na yung military values should not be lectured. It is something that should be clarified. Sapagkat ang values ng tao, nasa tiyan ka pala, nabubuo na yan eh. Yung kaisipan, ha, yung damdamin ng magulang, eh nagtatransfer yan sa bata eh. Kaya napakahalaga ng motherhood. Kaya ako sinasabi sa mga estudyante ko na marami sa inyo, many of you will become mothers. I am not saying that many of you or all of you will become wives. What I'm saying is that many of you will become mothers. I was telling them the importance and the value of motherhood, yung parenting. Kaya kung nag-conceive ka at yung attitude mo, may galit ka sa dibdib, etc., materialistic yung outlook mo sa buhay, yan ang i-internalize din ng bata. Kasi diretsong nag-feel ang thoughts natin, ang emotion, even ang nutrition, diretso dun sa umo. Eh, ito hindi itinuturo to sa eskwelahan eh. This should be given emphasis. Lalo-lalo na sa asignatura ng general psychology. Ang aking chapter 2 dyan is childhood development. Kaya napaka-importante na sa sinapupunang palam ng ina, mahubog na natin ang mga susunod na henerasyon. Eh, sa totoo lang, ako'y minsan may sinulat na artikulo, sabi ko, yung mamahalin at sinasabing magagaling na paaralan dito, bakit nakikita ko sa dyaryo, karamihan ng kurang na officials, doon galing sa mga mamahalin at mga sikat na paaralan. Eh, katulad ko, ako po ay graduate lang sa pamantasan ng MNQU, sa pamantasan ng mga loko sa Quiapo Underpass. Ha? Pero titiyakan ko sa inyo, hindi ako kurap. Pakurap-kurap nga lang man ako, pamisa-misa, lalo na pag may kaharap ng magandang babae. Pero hindi po ako kurap. Ako po yung nanggaling din sa gobyerno, masakit nga lang, noong 1986, nawalan ako ng karir. Sapagkat matapos na ma-exile ng dating Pangulong Marcos, kasunod ako na tinanggal at ayaw na akong tanggapin sa anumang ahensya ng pamahalaan
base ito sa aking service record. So, yan ang maring maidagdag ko dyan, no? Ang sa akin kasi, yung binabanggit naman ni Pepsi kanina, bakit sa Japan, bakit sa ganyan. Ang isa pong hindi napagtutuunan ng marami is that we cannot make any comparison with other countries. For the simple reason, Japan was never colonized. Singapore was never colonized. It is the colonization experience. Ha? And up to now, yung colonization na yan, nandyan pa rin. Yan ang tinatawag ng mga aktivista na neo-colonialism. Hindi naintindihan ng marami yun eh. Sigaw niya sa kalye, neo-colonial. Pero hindi na ipapaano ba yung neo? Eh yung patuloy sa isang border. Wala na rito ang dayuhan to colonize us, pero yung colonization patuloy pa rin sa pamamagitan ng kanilang mga ahente at ito yung mga corrupt sa ating gobyerno na ibinebenta ang interes ng ating bayan sa mga dayuhan. Kaya nakakatakot sapagkat yung mga kumisan ang nakukuha mga members ng cabinet, pag pinaground check mo, eh yan ay nakakabit sa ganon. For particularly the United States, maraming organization yan, kabuka ng Council on Foreign Relations, eh, pag tinignan mo ito sa Wikipedia, this is a non-profit, non-government organization. But the Council on Foreign Relations has a lot of things to do as far as U.S. policy is concerned, including foreign policy. So, iyan ang mga dapat na pag-aralan natin. Ang problema ay hindi ito pinag-uusapan sa mga paaralan. Una-una, ako yung 1985, ang aking advokasya ay kailangan magkaroon ng historical convention. Sa ngayon, talamak yung usapan tungkol sa constitutional convention. Ang sinasabi ko ay unahin natin ang historical convention sapagkat ang magiging basihan ng ating saligang batas ay bababasin sa aming karanasan sa ating kasaysayan. So, yan siguro. At sasamantalahin ko na rin, kanina eh, pinapakinggan ko ang discussion, mahaba, mga maraming tumatawa tungkol dito sa issue ng ROTC, Reserve Officers Training Course. Ito eh, isang malaking pagkakabalik na ginawa ng ating mga leader noong 1986 yata, panahon ni Pangulong Cory. Sa saligang batas ay katungkulan ng lahat ng mamamayan ang ipagtanggol ang ating sambayanan. Pero ito tinanggal, no? At I think 1980s, early 90s, ang advocacy ko kasi dito, ang mga nag-aaral sa kolehiyo na mayroong ROTC, dati yan sa campus, Pepsi. Pero ang natututuhan natin sa campus, mag-drill, mag-pressure chair, ganun lang. Ang aking advokasya ay ganito eh. Pagkatapos mo ng first and second semester, yung susunod na summer, the first summer, yung suing summer, lahat ng estudyante sa kolehiyo, male and female alike, should be in the military camps and to be trained on the reserve training course. Yung tunay na reserve training course, hindi yung marcha-marcha ka lang, yung bilang-bilang ka lang. Hindi ganon. Yung totoong reserve training. At titiyakin ko sa inyo, pag kayo ay nag-training sa military man o sa senior scouting, magkakaroon kayo ng pagmamahal sa inyong bayan. Ba, hindi kayo magiging suplada, etc. Dahil dyan, matututuhan nyo, lalaman nyo kung ano ba ang dumapa sa lupa, kung maging matungis ka, kung paano ang pagkain ay sinishare mo sa kasama mo, na di-develop sa iyo yung camaraderie, yung discipline, marami matututuan. Hindi lamang yung paghawak ng baril o ganon. Eh, secondary lang yun. But what is important sa mga reserve officers training course, or any military camp, military training for that matter, is the development of comradeship. Kaya, maraming dapat na pagtuunan, pero kanina, mga usapan sa radio, eh, parang pabor ka ba o hindi. Pero yung demerits and demerits of all the states. Kamukha halimbawa, meron dyan tumakbong presidente na naging head ng Boy Scouts of the Philippines. Ano na nangyari sa Boy Scouts of the Philippines? Noong 1967, nagpunta kami ng survey sa Juvy de Guzman Prison. Alam nyo ba, lumabas,
not a single prisoner became a scout. Anong indikasyon niya? Sapagkat merong character building na naidudulot ang scouting. Pero hindi sinusugan niya ng ating estado. Para sa akin, ibalik natin ang scouting na yan. And for your information, ako lang po ang member. Yung, meron kasi isang unit ng scouting sa Pilipinas, yung Post 2, that was in the 60s. Eh, ang membership niya puro college students. Nagkataon lang, ako lang ang high school na member niya. Senior Scouting Unit, Post 2. So, ito pong mga nabanggit ko, dapat siguro pagtuunan din, no? Lalo-lalo na, alam ko, merong kulay itong si Kanilo sa ating mataas na leadership. Okay. Ay sana hindi mapagtuunan. Thank you, Prof. Speaking of Boy Scout, congratulations kay Jojo Pinay, the best Boy Scout of the world. Ikaw kaya, Pepsi. Okay, at yun lang po yung gusto ko lang pasalamatan yung grupo na narito, ang Brilliant Homeland Development Corporation, ang Maharlikans, lalo-lalo na kay Ma'am Evangeline Pigaspar. Yan yung grupo, yan. Papaliwanag mo sinabi ni Professor, ha? Opo, papaliwanag. Okay, Kuya Pepsi, okay. Ano bang unahin natin? Ganito, we invited the former congressman, Bumbuy Siyoko Augusto. Once upon a time during the 1990s in Makati, there were only one logistic of Makati na kung saan meron siyang nakalaban. Hindi mo na sasabihin kung sino yun. Ah, naging executive pa yata yun eh. Ang nagkaroon ng election protest, si Bumbuy Siyoko, nanalo siya. Pero pinaupo siya 2 months na lang. Na-depose yung nandaya sa kanya. So, dito rin, meron din tayo. Hindi ko na sasabihin kung sino may election protest dito. Sabi nila, baka raw abutin ng 1 year or 3 or so. Baka mapo. Nagpadala sa atin ng libro dito si former Congressman Bumbuy Siyoko. Ito, Duterte, man of faith and... Man of faith. Yung pananampalataya at faith, yung kapalaran. F-A-T-E. Then, another book, Nganga. Sino mahilang mga nga? Kapag pinapasokan ng langaw na berde. Sinoy-noy. Sinagot na ron ni Ate Nora. Hindi ka naman malalibel, hindi ka may slander. Ako nagtanong niya. At protektado ka ni Nilo. Anyway, Ate Juvy, yung mga congressman, kung nakikinig lang kayo nito, dito yung muna yung mga ipapanukalang patas ninyo. At dami sinabi ni Professor Toledo kanina. Ha? Doon lang ha? Si Bishop Nilo Tayag, marami nga. Kaya itong media forum nito, Quadra Media Forum, alam niyo sa Amerika, alam ni Kuya Camilo to at ni Joe Powell. In America, the president ran the nation for 4 years. Other presidents, they ran the nation for 8 years because they were elected. Ito na, kinikilabutan ako. The journalists, the media men in America, they run the nation forever and ever and ever and ever. Bakit? Respetado po sila eh. Sumusuko, sumasaludo ang mga presidente rin, masyadong doon, sa mga journalist. Kaya dito, ang advocacy po ng Quadra Media Forum ito, matulad po tayo sa mga journalist sa ibang mga bansa na respetado. Jumin. Okay, maraming salamat kuya. Okay, siguro mas maganda, unahin na natin muna yung magpe-present bago natin pagsalitan si Kuya Danny. Let's Kuya Danny, marami siyang naisibig, paliwanag, na tuloy-tuloy yan, no? Habang pinakikinggan ni Bishop Nilo Tayag. Siguro, umpisahan muna natin doon sa kaliwa mo. Okay, okay. Asan si Ate Baby? I'm interested with God. Okay, Ate Baby, Amang Baby. Okay, so mag-start na po sila. Ito medyo, ano tawag dito? Patalastas ba ito? Hindi na. Patalastas. It's an educational part of the discussion. Kasi, first and foremost, of course, we have to do something sa buhay natin. Okay. Take it away, Sir Ivan Del Rosario. Okay, Sir Ivan Del Rosario. Take it away. 2 minutes. You will expound about the project at ATOMY. Ano itong ATOMY? Everybody here, pwede ko kayong maging member. Ako nag-member na eh. Downline, kung magsasang downline, di LMM, MLM, multi-level marketing, hindi po ganun. Ito, walang isang pera. Ang kagandaan po kasi nito, di ba po, normally yung ating mga MLMs, kailangan muna bumili kayo, kailangan mag-maintain kayo ng binibili nyo per month para ma-maintain po yung inyong mga accounts. Pwede, kailangan
kumbaga, may joining fee, may use of website fee, mga ganun po. Ang kagandahan po sa ATOMY, wala po kailangan ganun. Basta magpa-register lang po kayo at ang kanilang items po, kung ano yung nabibili natin sa supermarket. Di ba po pag tayo bumibili sa supermarket, pagbili natin, wala na tayong napapala eh. Wala, walang balik, wala nga. Dito po, namimili ka na, kumikita ka, at the same time, kung sino man po yung mga kasama natin na gusto mag-join, total, mamimili din naman sila sa supermarket, dito na po natin i-join. Kasi habang namimili ang lahat, kumikita po ang lahat. So... Ang requirement dito, TIN lang, TIN number? TIN lang po, tsaka isang application form, kailangan pong i-upload yon. So yung mga hindi po masyadong marunong, I'll take charge of that. At malaking diskwento to, yung mga items na sa mga grocery items na yan, mga household na commodities na ginagamit natin, and yun to meron sila. Ano, natural noodles. Ayaw, kesa kakakita niya ng noodles na mga synthetic, ito po natural. Ang produkto po nila natural. So yun ang kagandahan, at saka ang pinaka ano nila kasi, palagay ko, the speaker will take it away. Okay. Okay. Take it away, sir. Alright, good morning po ulit. Gusto ko lang ipapanood sa inyo yung nangyaring grand launching noong June 24 sa SMX. We rented the whole second floor ng SMX and still, hindi pa rin nagkasya. Talagang sobrang dami po. Okay, pakita ko lang po. Alright, nakita po natin na pinagkakatuluhan po yung ating company kasi una po sa lahat, napakamura po ng products. No? Alam naman po natin na kapag tayo mga Pilipino, pagmura, doon tayo, di ba? Pero ang maganda po nito ay high quality. Yun po yung isang pinagmamalaki po ng company na ito.
po. Apo, yan po. Yan. At yung spatial system. Siguro bigyan niyo lang po ako ng 15 minutes para po dito. Okay? And, yan. Siguro dito ako magsimula. Well, this is, para introduce po yung company, it's a government agency ng Korea. KRI, Korean Atomic Research Institute. So, sila po yung pinaka-brain ng Korea. Why Korea is, alam niyo na po, sa technology, sila po ang number one ngayon. Almost, overall po, no? Sino po gumagamit ng Samsung? Samsung. Okay. And I do believe every one of us, nagsusupermarket, right? Bumibili ng necessity things. Kape, noodles, everything. Cell phones, gadgets, appliances. So for about 5 to 10 years na ginagawa natin to, siguro we spent more than 2 million or 1 million na po siguro. Is that right? But did we gain anything from that purchase? Nowadays, makikita niyo po yung mga supermarket ngayon, nag-i-introduce po sila ng tinatawag na loyalty card. Sino meron? SM Advantage card? Meron. So, karamihan. So, what happened with that? No, you pay 150 pesos for a certain points na nakukuha nyo doon sa products. And then, what happened in a year time, kunyari, nakabili ka ng 100,000 pesos, you earn 500 pesos. Out of 100,000. So, yun po, masaya na tayo. Then, magre-renew tayo another 150 pesos. Then, what happened? Para lang maka-discount. So, this company is a lot different than that kind of system, yung loyalty. Because when you join this company for free, number one for free, no single centavos, okay? So all you have to do is to register, and then everything you buy, most especially, emphasize ko rito yung kape. When we talk about kopi, lahat tayo halos nagkakape, right? Sino po nagkakape na mamimigay po kasi ako? Ah, lahat. Alright. So, basically, ang paborito ng ating mga anak, 3-in-1. Yes. And then when we buy from the supermarket, siguro 6 to 7 pesos. Is it? Yes. But, yung kape na binili nyo is a commercial coffee. When we talk about commercial coffee, ordinary kape lang po yun. Yun po yung mga ordinary yung kape na tumutukos sa saan. But when we talk about Arabica, it's a world famous. Yan po yung nabibili sa okay. Starbucks, okay? But, dito po yung magtataka kayo. Kasi, ang pinakamurang Arabica coffee po ay mabibili nyo po sa 7-Eleven. And each sachet costs 20 pesos. And this company provide us the GPS. Wala pa pong 6 pesos ang isa. Huh? Arabica, pwede sa diabetic? Arabica, special? Wala pang 6 pesos? Mas mura pa sa? Commercial coffee. And when you taste it, talaga pong napakasarap. Depende po sa inyo, no? Kasi when you buy Arabica coffee po sa Starbucks, maliit na baso lang yung binibigay. Pero depende kasi sa taste natin. Matapang na po yun pag maliit na baso. So, gamitin nyo yung tama-tama. Ayun, ito, tama-tama po yan, no? So, para dun sa mga regular user. So, ako po, addict po ako sa kape kasi when I took coffee, dun po lang gumagana yung utak ko. I don't know why. Kaya lang, after 5 cups, nagpa-palpitate na po ako. So, hindi na po, and then pagising sa umaga, mataas yung urin ko, no? Mahirap maglakad. So, nakaka-experience sa inyo yung gano'n. Pagising sa umaga, pamunta ka, no? Pero si Danny, oh. Ha? Gano'n na po ba? Malapay naman po niya. But when you take this, it's organic, no? Ito po, walang uric, na-avoid lahat halot. It has something, medical benefits, no? But it's called cold supplement. Okay? So, coffee na regular lang po natin ginagamit, but then we gain points na parang yung bumibili tayo sa SM. Then, one more thing, ito po yung advantage nito, no? When you buy it and share it to other people, just yung kapitbahay mo, o family mo, bumili rin sila, you earn points also. What happened in a year time, siguro, kasi supermarket products eh, when you buy cell phone, may points. Samsung is ATOMY, isa po ang may-ari. Actually, yung government din.
Samsung? Yes, 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 they own gadget. Yes, yes, they own Samsung actually. So this is the latest. Saka yung cellphone, yes, yes, everything, every Samsung. All Samsung. Yan po ay pati. Teka, kuya, sandali. Bigay mo nga kay Rolly Gonzalo yung nahawak ko at magtipla doon sa kapila. Sige, sige. Meron din media forum yan sa TV yan. Sino ko gusto mag-taste ito? Pag-taste mo na sa bahay. Yan. Iyahalo ko sa kapi ko kaya. Ayan. Ayan. Isa-isa. Isa-isa. Oh, alam mo yan. Itong kapi na to, wala ka ng problema. Kailan? May mararito mga mamiyala kaya? Baka umuwi ng bigla. Kung kayo naman po ay... Ma'am, tigigisa lang po, ha? May maraming naman ka dyan. Alright. So, first time po sa history, no? Kung sino po sa inyo nakakaalam po kung pinatawag na network marketing business, in order for you to join, you have to pay something. Wow, nakatingin sa pila, tsaka si baba. Bisaya. Tumitig sa pila. Tumitig sa pila ko. Thank you. Journalist. Guys, bigyan niyo pa ako ng 5 minutes extra kasi pamimigay ko ulit ako. Okay, okay, go ahead. Alright. But this is one of the most important things. We're talking about over 100,000 kinds of products. So, ibig sabihin, everything you need na talaga. Napkins, battery, everything. No? Almost, no? So, ito yung pinaka-importante sa lahat. Kasi, when I was in Dubai, kasi I was there for 12 years, I worked as a consultant, at the same time, a business manager. Alam niyo po, ang family kasi namin, yung bigla na lang atakayin sa puso. Alam niyo po yung nangyari kay Corona, yung pinakamayaman natin, Chief Justice, namatay. I don't believe siya yung pinakamayaman. At biglang, yun lang po kinamatay niya. Kasi hindi siya aware doon sa tinatawag na high bad cholesterol. Is that right? So, yun po ang isang kalaban natin ngayon. When we, especially yung mga mahilig sa prito, mga broasted, no? Yung mga lechon, ang sarap kasi yan eh. Diba? So, karamihan po sa inyo siguro, nagtatake na po ng tinatawag na omega-3. Sino po sa inyo nagtatake na ng omega-3? Halos lahat po, no? Kasi yan po yung paraan. Kahit sa sino pong doktor ang kausapin ko, yan po yung isa sa paraan para pag-aasin yung tinatawag natin, good cholesterol. And kapag ang good cholesterol natin ay mas mataas, tinatalo niya yung bad cholesterol, huwag mo na pong isipin yung sakit sa puso, yung stroke, yung pagtaas ng blood, pressure, forget about it. When you're taking omega-3. Kaya lang, maraming mandarayang company dahil talaga pong dumagsak, no? When you buy omega-3 for 35 pesos each, tingnan niyo po yun ha, masyadong mahal na, 20 pesos ang pinakamura, then, pag tinag po ng doktor, pero po tinatawag na IU, yun yung sangkap niya na importante. Karamihan po, wala pa pong 100 ang kargang IU. Para po, health awareness na rin po sa ating lahat, ano? But then, yung US company na Forever Living, if you heard about that, Forever they introduce IU 1,000 each capsule. So you have to take only 3 times, 2 times para umabot ng 2,000. Kasi if you have 2,000 IU every day, safe ka na talaga. Kahit napakain ka pa ng mga matatapang ganyan. So wala nang problema kasi yung 2,000 IU po ay ayon po sa doktor na talaga specialist na po sa heart, no? If you take every day 2,000 IU, anything na kainin mo hindi na mag e-effect sa yung cholesterol, yung bad cholesterol, all right? So, this company theory again, they found something. Dahil po napakayaman po, I do believe, alam niyo po na ang Samsung ngayon ang the largest and the biggest factory in the world na and company in the world. Tinalo na nila yung mga American products, iPhone, anything, no? So sila na po. And ito ay isang agency nila, yung Kerry, na nag-introduce naman na pinakamura po. Alam niyo po ba, wala pang 6 pesos, 1,000 IU na. With vitamin E. No? So when you're taking it, no, karamihan po sa atin habang tumatanda, natutuyot yung balat. Kasi kakulangan ng vitamin E. And nahihirapan tumayo dahil mataas ang uric, yung gout, alam niyo po yung gout? Kailangan din ng omega-3 dyan, no? And vitamin C. Pero dito po kayo mamamangha kasi I was using it, no? For over 10 years na siguro na gumagamit kami, ang pinipili ko yung sa Forever Living, epektibo kasi 1,000 IU.
So I have to take twice. Kaya lang 25 pesos each. So I spent 70 pesos plus 20 pesos naman sa Myra eh. So maabot ako ng 90 pesos maintenance every day. Pag dito po, wow! 11.5 pesos every day na maintenance. Kahit tricycle driver, pwede mo mag-maintain. Is that right? Kasi karamihan po sa mga Pilipino, namamatay ng walang lunas. Kasi pag nag-check up ka na sa doktor, ano sasabihin sa'yo? Kailangan mag-take ng omega-3. Pupunta sa mercury, magkano po omega-3? 1,000 IU. Oo, 35 pesos. Sino makaka-maintain? You have to take it twice a day. Di ba po? And you have to take also vitamin E. So, ito pong in-introduce ng Korea is talaga pong napakaganda. And I see a post in a Facebook na sinasabi ng South Korea and Japan na if we're going to boycott China products, they will be giving us more cheaper products. No? Na, sino nakabasa nun? No? And I do believe this is one of them. Alright? So, yun po yung good cholesterol. International units. Yun. International units na sangkap po ng isang omega-3. Na yun po yung kailangan ng body natin para protected tayo sa bad cholesterol naman. Kasi normally, 80% ng bad cholesterol, ang good cholesterol natin, 20% lang, dapat baliktad. So para malayo tayo dun sa ganong problema. Alright? So, I do believe 10 pesos or 11 pesos a day maintenance is wala po sa atin, di ba? Kasi nga, I was taking it for 90 pesos nga every day. Anyway, okay, so what they promise is we want you to help this financial freedom, time freedom, good education, early retirement, and secured life. Bakit po sila nangako ng ganon? Sino po yung company nagbibigay ng ganon? Diba? Ibig sabihin, when I buy your products and introduce to the people, ganon na kasimple? Yes, it's that simple, sir. Kasi po, when we talk about supermarket products, million-million po, billion ang pinag-uusapan dyan. Di ba? Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Di ba? Sino pong mayaman ngayon? Yung may mga supermarket. Okay, kasi, kaya, kami automatically, in behalf of our tandem here, alright. Sa Quadra Media Forum. May member po kami. Meron pa kami form dyan? Ano mga requirements? Yes, yes. We have membership form. Okay, so mami ha. Balikan namin uli, no? Pagpapagay sa commercial, patalastas muna. Okay. Thank you, Ivan. At member tayo lahat. Hindi MLM ito, ha? Walang ni isang kusin. Walang kukunin sa inyo. Yun lang TIN number ninyong kukunin. Picture. And with your picture, bibigyan kayo ng ID. Then again, ang inyong lingkod, meron akong volunteerism na nung araw. I might require my volunteerism. Sabi nga ni Antonio Kabangucho noong araw, yung volunteerism mo, I want not only a movement, ideology. Yung sinasabi ni Professor Galina, ideology, ito na po yun. So, Juvy, sinong susunod? Yes, alam nyo, napakaganda ng ating presentation, pero kakapusin mo tayo ng oras. Kaya bigay na po natin ang highlight na ating programa ngayon sa Quadra Media Forum, no other than our speaker for our palupa, ang aming ama at ninong ng Maharlika. Let's all welcome Mr. Danny Frianeza. Monte Frianeza. Isang magandang ulit sa lahat sa inyo, mga kasamahan. Gusto ko lang i-discuss mo ngayon yung aking napanood doon sa TV last week ata ito regarding doon sa pag-i-issue ng Meralco doon sa mga ano connection ng elektrisidad. Kasi nakakaawa naman talaga yung mga mahihirap eh. Parating ang sisi na lang doon sa mga tinatawag nating squatters. So sinasabi nila, pwede lang talaga nilang bigyan yung nagmamayari daw ng mga kalupaan. Yung mga squatters, kaya sa ngayon ay tinutulungan rin ng ating presidente na sila naman ay mabigyan din ng ano, ng benepisyo para makabital ng ano ho, ng kuryente. Pero ang gusto kong tumpukin ay eto ho. Yung bang sinasabi ng Meralco na ownership ng lupa dito sa mga kinakabitan nila ng mga kuryente na nasa subdivision, ayan ho ba ay talagang lehitimong nagmamay-ari ng lupa o sila ay nabibilang din sa squatter? Kasi ito ho, matagal na panahon ho tayong ano ho rito eh, na lihis ng kaisipan. Kasi pag nakikita ho natin, yung mga taong nakatira dyan sa
sa shanties, nakatira sa ilalim ng tulay, nakatira sa mga depressed area, ang tawag ho agad dyan ay squatters. Pero hindi ho natin alam na meron din palang mga squatters na ano ho, na nakatira sa mga subdivision. Base nga ro sa libro ni Remedios Katunggal Balbin, ayan, madalas nating isite yan kasi siya ho talaga ang author ng libro, The Role of Squatting and Demolitions. Sino ba ang tinatawag na squatters? Oho, doon sa kanyang paliwanag, sa kanyang libro, The Role of Squatting and Demolitions, ang squatter, ayan ay nagtayo ng structure doon sa lupa na hindi nagpaalam sa lawful owner. So ngayon, ay madidistingue ho natin ngayon dito yung dalawang kategorya na ano ho, na sinasabi ng taga-Meralco na ito bang mga nakatira sa depressed area, ito lang tinatawag na squatter. Ngayon, ating hong ngayon ay lilinawin na meron din parang isang grupo rito, base kay Remedios Katunggal Balbin na 28 years na professor sa UP, na meron isang grupo rito na squatters na nakatira sa subdivision. Sino ho yan? Ayan po yung mga nakabili ng mga peking titulo. So therefore, kung ikaw ay nakabili ng peking titulo, ibig sabihin, hindi ano yung rightful owner ang nabigay sa iyo talaga ng karapatan para ano ho, ma-occupy yung lupang yan. O hindi siya talaga ang rightful owner para magbenta sa iyo ng lupang yan. Ibig sabihin, ikaw na nakabili sa subdivision dahil hindi naman talaga rightful owner ang ano ho, ang pinanggalingan ng iyong karapatan para sa lupang yan, mabibilang ka rin pala sa squatter. Kaya dito ho, nililinaw lang ho natin sa Meralco na ano ho, ang squatter, hindi lang yung nakatira sa shanties, hindi lang yung nakatira sa ilalim ng tulay, hindi lang yung nakatira sa depressed area. Ang squatters, yung nakatira rin para sa mga subdivision na nakabili sila ng ano ho, ng mga titulo ko ng lupa na yung para ay ano ho, peke. So therefore, kung paghahambingin natin yan, dapat hindi rin kabitan ng ano, ng Meralco, ito nakatira sa subdivision na nakabili ng mga properties na nakaderive ang kanilang ownership sa isang peking titulo. So pareho lang lang para yan. So ngayon hindi, nakakaawa pa natin itong mga tiyatawag natin, sinasabi nilang underprivileged, tapos tawagin nga ay squatters. So parati na lang nasa kanila ang sisi na hindi tayo pwedeng kabitan. Bakit? Wala silang ownership ng lupa. Eh ganito din pala sa subdivision, wala rin parang ownership ng lupa, bakit yung kinakabitan? Dahil nga hindi alam ng taga-Meralco yung mga korupsyon, yung mga manipulasyon sa issuance na maraming ano, certificate of title. Tatandaan ho natin yung pinipresent sa court na ginagamit doon sa kanilang ownership kuno, pinipresent sa judge, ang tawag ho dyan, certificate of title. Hindi ho yan ang ownership ng lupa. Sabi ko nga, napakalino na naman sa section 39, PD 1529, na ang certificate of title, mere evidence of ownership lang yan. Hindi ho yan ang ano ho, ownership ng lupa. Ang ownership ho ng lupa, hindi makikita sa RD. Nasaan ho yan? Nasa LRA. Ayan ho yung degree of registration. Kaya dito ho, nililinaw ho natin, panahon na ho siguro para ang Meralco rin mamulat na hindi porket subdivision kakabitan nyo, sasabihin nyo, conclusion ka agad yan na ano, dahil sila mayroong sertipiko ng titulo, sila ay ano ho, owner na ng lupa. Hindi ho, marami hong subdivision dito sa buong Quezon City, kinansila, declared null and void doon sa review of land classification of Quezon City, bukwan ng DNR yan. Sinasabi na ano, lahat ng OCT na ano ho, na nag-i-embrace, pituhuyan dito sa Quezon City, declared null and void. Kung declared null and void, ibig sabihin, lahat pala na nakabili ng property dito sa Quezon City, squatter. Oo, eh bakit po ngayon ay ang bilis yung kabitan ng servisyo ng kuryente yan? Kasi nga ho, dahil hindi natin alam ang katotohanan na ito palang lahat ng mga OCT inisyo dito sa Quezon City, nagkaroon ng manipulasyon, nagkaroon ng korupsyon, na wala naman para talagang ownership ng lupa, pero nai-issuehan ng ano, certificate of title. Kaya dito, ayan, nililinaw lang natin kasi napanood nga natin sa TV yung paliwanag ng taga Meralco. Ngayon, isa pa yung issue regarding naman dito sa IPRA. Ito yung Indigenous People's Rights Act. Dito kasi narinig din natin kay Presidente Duterte na bibigyan niya ho ng talaga ng ano ho, hindi ownership eh, ng pagkakataon itong mga kung natin, kababayan indigenous people, itong mga lumad na ano ho, na makapag-cultivate din ng lupa. Pero natandaan ho natin,
Ang IPRA ho ba, ayan ho ba, ay magkakaroon ng ownership yung mga bawat pamilya? Hindi ho. Tatandaan ho natin ang IPRA, ayan ho ay pahiram lang dito sa grupong ito. Hindi kailanman mapapapunta sa individual ito. Ito ho ay hindi maaangkin. Pwede nyo i-cultivate yan, pero yung isang pamilya, hindi nyo maaangkin yan. Ngayon, ang tanong dito, ito ho bang IPRA'ng ito ay talagang ito ho ba ay nasa talagang batas natin noong pa? Ito hong IPRA, ito hong ito ay talagang totoo. Ito ho ang Indigenous People's Rights Act 8371, 1998 lang ito, ay 1997 ito ay isinabatas. Kung totoo ito na meron talagang Indigenous People's Rights Act, ito sinasabi kasi nila na yung mga kalupaan yan, hindi naging public land. Ito ay naging private talaga yan na ang nagmamayari nga niya na indigenous people. Kung ayan ay totoo, dapat sana, noong pamang nabuo ang Second Philippine Commission noong 1902, dapat sana, ayan kaagad ang in-impose nila, ayan kaagad ang pinrotektahan nila, yung sinasabi nilang mga indigenous people. Bakit 1997 lang nila ginawa yan? Biro nyo, ang tagal ng panahon, almost 100 taon bago nila inisip yan, yung Indigenous People's Rights Act na yan, na hindi naman pala talaga mapoprotektahan para sa ownership itong mga kababayan natin indigenous. Oh, katunayan nga, ayun ang ginagamit lang ng ibang politiko para maprotektahan yung interest nila sa lupang yan. Kunyari, sasabihin nila, sige, patitirahin natin yung mga etas dito, katulad na nangyari sa San Jose del Monte, ginawang subdivision. Oh, pinaalis, may napatay pang mga indigenous people doon. Pero ito, puro kawalang hiya lang din ng mga politiko ito. Oh, kasi, kung gagamitin natin yung sinatawag natin IPRA, dito sa ating sinasabing batas na yan, ito ng Republic Act 8371 na yan, lalabagin ho natin yung dito, yung concept ng regalian doctrine. Kasi ano ba ang concept ng regalian doctrine? The king was regarded as the original proprietor of all lands and the true and only source of title. Ibig sabihin, dapat lahat yan ang gagaling sa hari. Eh, itong IPRA'ng pinasok nila, hindi nang galing sa hari ito. Saan ang galing ito? Sinasabi nila na ito ay minanapa ng ating mga ninuno sa kanilang kanununuan. So therefore, yan, maglalaban yung dalawang batas na yan. So therefore, ngayon, yung IPRA'ng yan na sinasabi, kunyari, dyan sa Mindanao, ay ibinigay sa grupo ito, sa indigenous people, itong area ito. Kung ayan, ay ihihiwalay natin dahil ayan ay hindi naging sakop ng tinatawag nating pag-aari ng hari. Kung hindi naging pag-aari ng hari yan, dapat hindi masasakop ng tinatawag nating OCT 0104 yan. Kasi ang OCT 0104 talagang kinilala yan as the title covering the whole archipelago. So dapat meron silang ibang katawagan dito sa kanilang kalupaan na hindi yan sinasakop ng 0104. Eh kaso sa Treaty of Paris, sa Article 3 ng Treaty of Paris, ang buong Pilipinas sinasakop ng OCT 0104 na pag-aari ng hari. Ayan ay talagang kinilala sa buong mundo. Papaano ngayon yung sinasabi niyong pag-aari nitong mga indigenous people na ito'y naging private? So nakakalabanin nito yung konsepto ng regalian doctrine na hari lahat, siya ang nagmamay-ari lahat ng kalupaan, ng katubigan na sinasakop ng international treaty limits ng ating bansa. So yan ho, makapaglilingan lang ho yan kasi ang gusto ho natin dito, makatulong sa ating presidente, makatulong sa ating mga indigenous people. Pwede ho natin i-adapt yung mga indigenous people na hindi nagagamitin yung IPRA. Direct ho natin ibibigay yan sa kanila utilizing OCT 0104 para bawat pamilya magkaroon ng sariling tinatawag na titulo ng lupa. Hindi ho yung pahiram lang na darating ang panahon kukunin din ng isang politiko yan. Ayan lang ho, mga kaibigan, kasi kinakapos na po tayo ng oras. Okay. Tandem, Judy, siguro yung gusto maka-avail ng libro na isulat ng ating kaibigan, ito matagal ko lang kasama to. 1970 pa magkasama na kami sa Christian Broadcasting Service o DZEM. Kung ano yung EM, bahala na kayo kung ano yun. Pero alam ni Danny kung ano yung EM. Kaya pala ko yung Pepsi, mukha kayong bata pareho. Ngayon ho, para malaman ho ng karamihan, kasi gusto ko talaga dami makatulong kay Presidente. Itong libro ko ho, may gusto nang dito mag-distribute. Pero nakikita ko, dapat siguro lahat ng Pilipino makaalam ng history ng Pilipinas. Lahat ng libro, lahat ng Pilipino dapat makinabang sa kalupaan ito nang hindi nang iilan lamang. Ako ho, nandito si Bishop. Ako ho, willing ko ibigay ito
Itong aking copyright na ito, gamitin na ng presidente para i-impose na yung alino, distribution ng lupa sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Yes. Pili ko ako na ibigay nito, itong gamitin nila, kaya gamitin nila sa ako niya, sa ating sa chat. Ito kasi binibenta ko ng 500. Ito, pipwede ko nang ibigay yung aking konho ito, yung aking tawag ng ownership ng librong ito. Bahala na si Presidente, lahat ng Pilipino dapat matuto rito kasi nandito na ho lahat ang kawalang hiyaan kung papaano ano nilanggrab ng gobyerno yung sinasabi nilang kanilang mga karumaan dito sa Pilipinas. Okay, at syempre bago... Especially, Ati Jim, isang tali ha, especially addendum to what Danny said, Supreme Court, Court of Appeals, RTC, judges, fiscal, lawyers, law students, you must have a book like this. Hindi na pag-aaral sa eskwela nito, kaya ngayon marami pang mga desisyon ang mga judges na palpa sapagkat hindi po sila, hindi sila maalam tungkol sa bagay nito. Juvy. Okay, bago kayo ma-highlight, eh, bigyan muna natin yung assessment ni Bishop Nilo Tayag. At later on, yung pride ng Cotabato City, ibabalik natin after some messages from Bishop Tayag. Well, ang mga issues na natalakay dito kaninang umaga, kanina pang simula kaninang nag-opisesyo, una-una ang usapin ng ROTC. Again, babalik na lang tayo sa corruption. Kaya na abolish ang ROTC for our factual information. Kaya na abolish ang ROTC na panahon ni Pangulong FDR, Ferdinand Ramos. Ay dahilan sa isang Chinese student. Nandiyan naman, wealthy Chinese student who was maltreated by the superior, by his superiors in the ROTC. Parang Beijing. Aside from that, alam naman natin na lahat ng nag-ROTC dito na sa isang karton na sigarilyo, isang paket, iba yung mga malaki-laki naman, ay kahit hindi ka na mag-attend ng ROTC. Ganun ng ROTC. So, it was not inculcated among us, MS-1, MS-2, MS-11, MS-12. Itong mga ROTC courses na ito ay pinapaliwalaan natin nung araw. Lalo na nung naging aktivista kami, sinasabi namin, bahagi ito ng militarisasyon. Pigment of our leftist imagination nung araw. Hindi namin nakita yung kahalayaan ito. But when we have already formed the New People's Army, we were also looking for people who had military, who took that ROTC seriously, cadre training ng ROTC. In fact, kung talagang magkakaroon ka ng military training, it's called cadre training. Ang drill master sa AFP o sa Philippine Army is also called Cadre. Yung grid master. So, we found out that there is similarity of inculcating discipline. Again, if we are going to reinstitute and re-establish the ROTC, we should take it seriously and we should remove the corruption attendant to ROTC and we should inculcate yung sinasabi ni Professor Toledo na Filipino values. Kailangan maging bahagi ng military training ng ROTC ang inculcation of military Filipino values. Kapag sila ay na-develop ang commitment to these fundamental Filipino values as a prerequisite, then they can concentrate on the military science and tactics. Because if you make them efficient fighters, efficient military men, without inculcating them Filipino values,
you do not answer the question of why and for whom you want to be a good soldier. The same is true. We have produced so many brilliant doctors and engineers, many professionals all around the world. In fact, we are the number two producers of brilliant doctors all over the world. And yet many Filipinos will die without seeing a doctor in his entire life. Millions of Filipinos will die without seeing a doctor. But we are the producer of brilliant doctors. Why? 95% of the expenses of the UP College of Medicine comes from taxes. Yung expenses ng mga magiging doktor sa UPPGH. But 95% of them will serve that foreign masters abroad. Brain drain. Kung makikita nyo, eh, dapat mag-examine ito. Why spend 95% ng edukasyon itong mga taong ito when they will only serve foreign masters? Yun ang question. You want to be a very brilliant doctor, but you are not inculcated. Why and for whom are you going to be a brilliant doctor? The same is true in ROTC. If you are going to be efficient military officers, you should first answer the question, why and for whom are you going to be efficient and committed military officers? And salute! Okay. Okay, may question nga kasi Pasco, Jess Pasco. Yes, Kuya Jess. A journalist, publisher. Habang nandito si Bishop. Broadcaster. At si Kuya Danny. Broadcaster, publisher from Radyo ng Bayan. Magandang pangyo po sa kapitag-pitagan natin panahon. Ang tanong natin, ito pong palupa ay napaka-importante. Yung pong lubang kasanayan, Mr. Dante and Danny, yung pong lubang kasanayan hanggang ay practice daw na magbubuhan. Ito po sa Quezon City, kapag wala kang payment title, talawang agad. Maging sa simula mo naman ng abogado, tatanong yung may lupa, meron ka bang title. Hindi po tinatanong yung pay. Hanggat meron ka mo, inawag ayuhay sa oras ng pagdini, ikaw po'y panalo. Ibig ko po sabihin, isama niyo sana sa hanay ng request sa ating Pangulo. Yung pong mga sa hukuman, yung po talagang labis ng natatakutan ng mga squadron. Sapagkat ang kalaban po, lalo na dito sa natatanda ko po yung sa Pilipinismo po, ako yung PR ng mga veterano ron. Hanggang yung binaldoser kami, ako pa rin nasa itaas. Dahil yung lupang ibinigay sa mga veterano ay talaga para sa kanila. Pero inangkin po ng Pilipinas, ginawang subdivision, dahil hawak nila yung pink na titulo, hindi na sinakalang alak yung lagda ng Pangulo na ibinigay din sa mga veterano. Kaya siguro po sa inyong panawagan sa Pangulo, pakiusap po na mga mamayan, isama nyo na mawala na yung kinaugalian ng ating mga hukuman dito sa Quezon City na lagi nilang ipinagmamalaki. Meron ka bang titulo? Hindi po tinatanong ang pink. Hanggat meron kang binawagayway, talo na po yung kalaban. Yan lang po ang nais kong iparating sa ating Pangulo. Yan ay isang suggestion. Maraming salamat po kay Jess. Acknowledging si Kuya Lakay, andyan pa ba? Kuya Lakay Gonzalo, si Roland Hota, ang publisher. Ang mga tao dito, core publisher. Si Jagabine, Boy Morales, Bert Hines, yan. Jobao, ng Inquirer. Of course, si Vic Fernando, BL. Camilo mo yan, siya. Kanina nabanggit. Okay, Bishop, ano pang idadagdag niyo dun sa assessment ninyo na, alam niyo, nakakatuwa eh, kasi dito lang ang nangyari. Yung mga binabanggit ng mga panelists natin, nakakarating ho kay Presidente, lalo na yung pagkatungkol dun sa palupa ni Kuya, Kuya Danny, sinasabi po nga na bawal magpaalis ng mga sinasabi nilang illegal settlers. Medyo binago na. Actually, hindi na squatter, illegal settlers daw. Informal settler rather. Until such time na mabigyan sila ng relocation. So yun po yung magandang, ibig sabihin eh, pinapakinggan, di ba? Ngayon lang nangyari na isang presidente, eh, tumututok dun sa mga sinasabi at nakikinig po sa ating mahal na Bishop Nilo Tayag. Okay, Bishop, ano pang sunod?
nice ko rin bigyan ng diin. Katulad ng nasabi ko noong araw, ang usapin ng lupa o gabod. Kasi mas pataas pa ang halaga nito. Kung ito sabihin ang importansya nito kesa sa usapin ng droga. Ngunit mayroong certain immediacy and abruptness or immediate action ang kailangan natin sa namimintong pagiging narco state ng Pilipinas. Kung hindi siguro nahalal si Pangulo ng Duterte, ay nahalal si, halimbawa, si Rojas, ay magiging isang ganap na narco state ang Pilipinas. Ang pangalawang advocacy, ngunit sinasabi ng kapantay, maaaring higit pa, sapagkat ang lupa ang pinanggagalingan ng ating kabuhayan. We use the word land as a collective word, which includes water, forests, mines, and all other mineral deposits under the land na questionable halimbawa ang ownership nito. So there are laws governing that, no? Yung surface at saka yung ilalim ng lupa. Ngunit ang kailangan, nagpapasalamat tayo, nagpapasalamat ako, nagpapasalamat dapat ang maraming mga tao na meron mga taong katulad ni Danny Frianeza. I appreciate very much what he's doing. Ang problema, babalik tayo uli sa issue ng corruption. There are many groups and there are many legitimate owners who have come out with legitimate papers and yung sinasabing decrees and titles ni Daniel, and who have court decisions that are final and executive. And yet, these families could not possess and occupy these lands because of corrupt justice judges, corrupt sheriffs, corrupt fiscals, and corrupt justices up to the Supreme Court of this country. Napakasama po ng sistema usapin ng lupa. That is why this country is already owned by foreigners. And we will not be able to allow either, anyway, wala na tayong may pamamana sa mga susunod pang salilahi ng mga Pilipino. Sapagkat, napakaliit na lamang natitira ng lupa. At most of the land, yung pinakama, magandang mga lupa, prime lands, are already in the hands of foreigners. At kayo, aware kayo, na kapag napakaganda ang lupa, kinatatayuan ng mga squatters. Ang mismo mayor ng bayang yun ay siyang gagamitin ng mga dayuhan. They will bribe them and they will lead the demolition operations against the so-called squatters. Remember, kahit na marami sa inyo, hindi naman naniniwala ko, President Marcos Jr., it was only President Marcos who raised this slogan, walang squatter sa sarili ng bayan. Thank you. Maraming salamat sa grant ito. Pinanggit mo ko siya. Walang squatter sa sarili ng bayan. Maraming salamat. Sila ang mga dayuhan ng squatter sa ating sarili ng bayan. But they do have their way because of bribery. Why do they bribe the, why does bribery succeed? Because these people have no love for the people and have no love for their country. Why do they don't have love for their country and their people? Because they don't have any fundamental values embodied in an ideology. Why don't they have an ideology? Nobody ever taught them of any kind of ideology and having principles in their lives. So the fundamental problem of land is still based on the fundamental problem of lack of ideology in this country because these judges, these fiscals and sheriffs have been in cahoots with these foreigners against the best interest of the Filipino people. Mabuhay ka. At sa pagkakarating kay Pangulo. Mabuhay. He's no sour grape. I put him in prison. But now, he's still a... Okay. Okay, alam mo, Kuya Pepsi, no? Sa totoo lang, marami akong mga foreign friends na nakakausap dati, no? Ang problema daw dito sa ating bansang Pilipinas, kung mapapansin po ninyo,
kapwa Pilipino natin hindi marunong magmahal sa sariling bayan. Yun ang totoo niyan. Kasi tayo, gusto natin ganito. Reklamo tayo ng reklamo. Pero pansinin ninyo ang bawat isa sa atin, hindi naman lahat, no? Meron pa rin mga Pilipino marunong magmahal sa sariling bansa. Kahit nga sa wika natin, kita nyo ba nagkakaisa ba tayo? Hindi. Marami tayong mga nakarating lang na Amerika, hindi naman nagtatagalog pagdating dito. Diba? Yung mga produkto, mahilig sa mga mamahaling produkto na galing sa ibang bansa, bakit hindi natin gawin na yung sarili natin produkto ang pagyamanin natin? Yung natutuon yan, na dapat sana yung ating one product in every province, diba? Dapat may ganun tayo yung Pepsi. Yeah, we have more than 100 dialects or languages. I hate to say dialects, but these are all languages, 100 yan. And we have 1,507 islands. Katatagtag lang po ng 500, 37,007. But 2 weeks ago, doon sa newscast ko, 7,507 islands na. Kaya siguro, Danny, pwede nating i-ano to na buhay na bayani ngayon pa lang. Yun, sige. Buhay na bayani na siya. Kailangan kayo lang. Okay, bago tayo ibabalik natin ATOMY at si... Ibalik natin ang pride ng Cotabato City. Let's welcome an 8-year-old performer. Juvy, may sasabihin lang si Baby sandali. Yes, for Baby. Habang nakikinig po tayo sa ating magaling na singer, sa ating entertainer ngayon, siguro po ipapasa namin sa inyo yung application form at medyo ilagay nyo lang po sa tapat noon. May space po doon na ilalagay yung inyong mga team number. Kukuhanin na lang po namin ang litrato yun para po ma-i-upload. Kasi hanggang hindi po na-upload, hindi po kayo magiging member. Okay. So ito po ang ano ko lang dito. Siguro hindi natin kailangan pa lang kasi ito, considering na wala naman po talagang networking or MLM or whatever company na magbibigay po ng libre lahat. Okay. By page of the presidential decree, I now assert that you'll be members of this ATOMY. Sige, take it away, my darling MLDP. Okay, maraming salamat for being. Ganun eh, no? Alright, mga kaibigan, ito ho, alam nyo, I'm so proud na nagkaroon ako ng isang kaibigan na kanyang ina na pride ng Cotabato. Napakagaling na bata. 8-year-old performer na mula sa The Voice ng ABS-CBN. Let's welcome. Bye na. Bye na, halika dito, bye na. Uwi lang daw. Okay, siguro, bigay mo na natin yung prop bago balik natin kay Danny lahat yung mga sasabihin niya. May konti lang si prop na assessment. Mr. Sociologist. Kanina nagpe-present na Rabagitan, Korea. Kung hindi nagkaroon ng EDSA restoration, of course, ang tawag nyo sa EDSA, revolution. Hindi yan revolution, restoration. Sapagkat si Pangulong Marcos ay talagang ibinagsak niya ang mga oligarko noong 1972 at nagkaroon ng restoration noong 1986. Kaya it is an EDSA restoration. Ngayon, yung presentation ng mga product na yan, hinahangaan natin, ginagamit natin. Sa totoo lang, kung hindi nagkaroon ng EDSA restoration, baka hindi pa riyan ang ating mga produkto sapagkat nakalinya ng 1987-88, that should be the starting point ng ating industrialization. Ah, kaya nga, inuna natin yung Bataan Nuclear Power Plant. Eh ngayon, kita nyo, even ang foreign investor, ayaw pumasok dito ba? Dahil mahal ang habang ginagawa itong mga kasiya tungkol sa graphic corruption, dapat merong special team na tumitingin dito sa posibilidad ng pag-ooperate ng Bataan Nuclear Power Plant. Sapagkat ang pangunahing pinagmumulan ng kahirapan ng mamamayang Pilipino ay ang mahal na kuryente. Yun lang ang gusto ko sanang iparte. Dito naman sa parte ng sinasabi ni Kadali, siguro ang unang-unang dapat na gawin ng mga nakikinig ngayon o sino mang makakabalita sa usapin ng lupa, pag-aralan nyo yung decision with compromise agreement na ito ay doon pang February 4, 1972. Pero hindi ito ipinatupad.
Nasimula na itong ipatupansyana ni Pangulong Marcos noon, pero hindi nagtuloy-tuloy. Ito yung dahilan kung bakit yung sinasabi kanina ni Pastor, eh, basta may ininawag ay why, yun ang panalo. Kaya peki siya, kaya nalit mo yung title niya, sabi nga ng isang oligarko, ay di ba rin peki? Meron naman. Kayo, ano meron kayo? yun ang panalo. Yeah, kaya, dito po, ang isang kwad kasi dito sa Quezon City, ako mismo personally, yan ang ako yung kaso ngayon, yung kalabang ko rito, ang kanyang OCT na gamit ay 355. E yan po, as early as 1965, declared ng null and void. Yung mismong gobyerno ay nagpetition sa korte na i-declare null and void, i-cancel itong OCT 001 up to 100,000. Pero patuloy pa rin ito na ginagamit at nag-i-issue ang LRA o ang Register of Deeds ng mga transfer certificate, itong title na nakabase dito sa mga null and void na OCT. Yun lang. Okay, maraming salamat po. Okay. Ayan, bigyan na natin ang ating ano. The pride of Cotabato. Mami, pride ng Cotabato yan. The pride of Cotabato. Kaya lang eh, hindi raw yata kumakain sila ng mga ano. No, no. Mga karne. ATOMY, may food supplement ng ATOMY dito. Actually, habang hindi pa po pwede yung ating singer, samantalin lang natin yung pagkakataon. Actually, matagal ko na pong naririnig, mayroon pong isang product, ang ATOMY, na matagal ko na pong naririnig at kaya po ako nag-member dahil dito sa product na to. Kasi alam niyo po, ako hindi niyo na itatanong, ako po isang nutritionist at herbalist. Talagang health enthusiast po ako na ang integrity, kaya po tayo nagkakaroon ng sakit pag hindi po maganda ang quality ng ating dugo. Pag ang integrity ng dugo natin may medyo, akala natin bilog lang, hindi po, may particular shape yan. May particular U, yung kulay, S-U-E, yung ating dugo. Pag hindi po yan perfect, actually hindi po makapag-transport ng oxygen yung ating mga dugo sa buong katawan natin. Kaya nangyayari, nagkakasakit po tayo. Kaya lahat po ng sakit na yun, lahat po yan nanggagaling sa dugo. At kung mapapansin nyo, para malaman kung ano yung sakit ninyo, ano po ba kinukuha? Dugo. Dugo. Kaya po kailangan, yan po natin ang integrity ng ating dugo. Ngayon, i-remind ko lang po kasi we never know kung kailan po kami makakabalik. Yung po mga application forms nyo, paki-fill up nyo na kasi kukunan namin ang litrato, kukunin din po ngayon kasi if ever po kasi sa dami ng taong sumasali, imbis na nandun kayo sa taas, nandun kayo sa baba. So habang maaga po, anihin natin. This is the perfect time. Ngayon, nandito po yung ating speaker para ipaliwanag yung kakaibang battery at yung pong himuhim na produkto ng ating company. Okay. Ready na yung ating singer. Itong baby natin, 8 years old. Bina, director of Cotabato. Inaantok na yung baby natin. Hello. Kumusta ka, ate? Okay. Ilang taon ka na? 8? 7? Okay, okay. Ayan, Bina, i-dedicate mo yung... Mag-message ka muna, Bina, sa kanilang lahat. Sige na. Okay. Pakilala ka. Okay, dun, harap dun, kaya dito, sige. Opo, alam dito. Opo, alam po si Bainakay Pangalan, 8 years old. Anong apelido mo, Baina? Pangan po. Pangan, ayun, Baina Pangan. Take it away. I'm
About dun sa bad cholesterol, no? Ito po yung nangyari kay dun sa cardiac arrest, no? Na nangyari po dun sa karamihan, mayayaman, hindi alam na may problema po sa puso. Ito po kasi yung bad cholesterol, nagkakalag po yan sa artery. Ngayon, kapag ito po ay nag-gag na, yung heart natin continuous na nagpapump, hindi na po makadalo yung oxygen and blood, so pumuputok po yung heart, kaya dun po nagkakaroon ng cardiac arrest. And then, ang kagandahan po nito, ito po, ito yung tutunaw doon sa lahat na nakaklag. So we will be doing the live presentation po. Ipapakita po namin sa inyo, as per the Dr. Demo, no? Na yung palang bad cholesterol is almost the same po nung baso na, alam niyo yung baso na styro? Yung po styro kasi is, it has extreme heat resistant na hindi siya kaya tunawin ng mainit. So, ang natin pong katawan ay mainit, kaya hindi na po siya matanggal. So, ito po ay napakalamig, no? But using this, I will be showing you kung paano nito tunawin yung styro. Alright? It's a wax-based, so concentrated. Alright? So, next thing is, I would like to introduce yung aming calcium. Karamihan po sa bawat member ng pamilya, hindi naman po lahat, ano, nagkakaroon po ng problema sa bone. Karamihan, hindi siya makikita ng anak, magbubala pa lang, hindi natin nabigyan ng tamang tawag dito, nutrition, kailangan po at least merong calcium sa katawan. Ito po chewable lang. So, pwede mo ipabigyan, ibigay, tapos sa pinakamurang halaga. No? So, mamaya na po kami magpapaligim. And also, I would like to introduce yung aming vitamin C. Ito pong vitamin C, when we take, actually, most of us, no? We feel tired every time we work, no? Every day, kasi daily routine. Tapos, sometimes, sabi ng boss natin, you have to, mag-overtime ka. So, what happened, ang ating iniisip ka agad, yung Red Bull or yung mga energy drinks, di ba? 35 pesos, sobrang mahal. When you take this vitamin C, no? Ito po ay 2-in-1 na. Ito po ay more than energy drinks. And vitamin C na kumpleto na pong nutrients ng vitamin C na kailangan ng katawan. So, kapag naramdaman mong pagod ka, no? Sa Korea kasi high-tech sila, meron silang tinatawag na energy level gadgets. Na may measure yung ano, yung na level ng energy. Para palang battery tayo, no? Sa bandang hapon, nasa less than 5% na yung energy level mo, mabagsak ka na lang. You need to take rest. Pero when you take this, no? Ito po 100 times faster than those energy drinks na iniinom. Ganun po kabilis yung pagtaas ng energy. And you don't have to find anything kasi ito, pwede nang ibulsa mo lang.
No, I will show you how to, sino pong pwedeng mag-try nito? Simple lang po, simple lang. Limang tao po, pwede? Limang tao? Limang tao. Oh, patetestingin natin. Limang tao. Oh, lima. Pwede kayo lima. Limang tao. Alright, sir. Ito. Ito po kasi, ito kayo niya, you feel tired. No? Number one, ang vitamin C po ay good din po sa uric. No? So, sir, ito to, sir. Oh, lima na rin ba? Wala na may gusto? Eh, Mr. Bali. Kapitani, tsaka ito si, Alright. Hindi, ako na po magpapatunay. Actually po kanina, hindi po ako dapat makapunta dito. Kasi talaga wala akong energy, wala akong tulog. Kaya sabi niya, sige, ate, tignan mo. Ganito na po yung pag-tunay ko. Alright. Meron po yung mic na dyan ko. Sa pupulis. So ito po, ready na siya. Powder type po na hindi ko na kailangan maghanap ng tubig, hindi ko na kailangan. Kasi yung capsule, kailangan mo pang maghanap ng tubig para inumin. Ito po, powder type siya. No? Na, yes. Sige po, pinasin niyo po. Yung mic. Okay na. O, tatanto tayo. O, ganito lang po. Pag kayo magkakaibigan, puro pagod kayo. Ah, ito si sir. Sir, ito sir, yan. Pakipilis po yung Pakipilis po yan. Yan. Dito po, instant. Within a minute, yung energy level nyo na 5% na lang, abot po hanggang 100% ulit. Toast po tayo. Yan. So, subukan nyo po ito. Ganyan na po. Okay po. Kompletong protection, no? Anti-allergies, and energy booster. No? Kung sana may panukat tayo, no? Makikita na rin mga pagod. Kanina pagod na pagod ako kasi puyat. No, 1 hour na tulog ko pero so it looks like ano pagod sir? Hindi naman. Hindi ba? Dahil diyan kanina check na kagad ako. Ano na sa okay ba? The moment na lumapat po sa dila niya yan, yan po yung tinatawag na nanotechnology. Ang butas kasi ng ating skin ay kaya po yung mga tubig o yung vitamin C na liquid form, pag inom natin, 70% ang natatapon. Kasi malaki yung molecules. Ito po nano. Almost 33% po lang ng sugat po ng ating skin pores. Yes, and yun na. Oho. Hanggang mamaya, din nyo. Ito po maganda rin sa mag-asawa. Magkakalo kayo sa matulog. Tengay nito. Okay? And ito po, ito yung pinakamura. Kasi ang halaga po ng energy drink, magkano? 35? Vitamin C, magkano? 38? Ibig sabihin, 70 plus ang kailangan mo. This is 10 pesos. Oh my God! Wow, pinakamura ha? Okay? Thank you very much po. Kapain yan. Wala po. Organic paste. Wala sa merkin. Wala po sa atin po. Mga member lang po. Introduction pa lang po itong 2 months. No? And then after na, lahat na po pwede makabili. This is 500 milligrams. So exacto na po ito sa? Sir, sa inyo na sir. Thank you. We don't have too much sample kasi kaya, okay, at saka yun po, yung wala pong team ID, kung hindi po... Pwede po yung ID, yung mga ID, no? Pwede. Wala po yung team ID, dalilan lang po din sa lapan, kumuha na ko na lang po ng litrato. Para at one sitting, makumpleto po kayo, makipwesto na natin. Habang nandito kayo, nangunguya ako eh kayo, nakikipag-meeting, di nyo lang kumikita na pala kayo dahil may ibang hininom ng kape, may ibang makain ng noodles, edi lang tayo, pakuya-kuya-kuya lang. So yung pong, paki-forward lang po dito yung mga team nyo. Alright. I have still time. Next week. One minute. Sir, ikagagawa ko na opportunity na ito kasi kung alam niyo po yung istorya ng Facebook, parang katulad lang po nito. Yung kung owner ng Facebook ay nag-invite siya ng mga tao. Ang sabi niya, let's create a network. A network for free. Kung naiintindihan niyo po yung sinasabi ko, a network for free. So, nagkaroon po sila sa buong Amerika, no? I-introduce nila yung Facebook for free. And this is the same. We are introducing free network. Okay? And what happened with them in 10 years? Alam niyo po ba, yung tatlo po na magkakaibigan ngayon, may sariling private jet.
sariling helicopters, sports car, everything. Kasi network, being rich is all about building network, okay? So when you sign that application form, it's a lifetime contract po na makaka-create kayo ng network ng customer po sa supermarket. And when they buy, continuously po ay nag-earn kayo ng points. And up to 15 million pesos po monthly ang kaya pong kakitain sa points pa lang. So depende po sa dami ng customer. That's right, lahat tayo mag-iingin kayo. Let's have at least 10,000 customer in 2 months. And we will be able to earn yung ating group okay. Ito ng half billion pesos. Thank you very much. Okay. Alright. Okay. So, Cynthia, maraming salamat dito sa nganga. Nganga, yung siya rin nakanganga. Sino ba ito nakanganga ito? Nesiten. Nesiten, di ba sasabihin ko siya ngayon siya niyan. And with that also, out of our good friend, dapat kasama natin ngayong Webes, pero Juvy, sa next Thursday, nangangako siya, dating Congressman Augusto Bumisluco Jr., dati po siya, itong libro kanyang inihandog sa ating bagong presidente, Duterte. The Faith and Fame of President Duterte. Thank you. Okay, maraming salamat sa mga friends natin. Kunin ko lang yung ano, yung nanghirap po ng tatlong golpe, tatlong sign pen, makasuyo lang po. Okay, Danny, your parting words. Gusto ko lang ipaalam sa atin na yung sinabi kanina ni Kajes regarding doon sa mga kuno, yung mga corrupt judges at saka ni kuno, yung kasamang ni Bishop ni Tayag, kasama na ho sa surat natin yan. Dito ho ginagawa ko natin lahat ng paraan para lahatin ho ng mga solusyon. Ano po? Ito sa atin ho solusyon itong ina-approach natin ho ngayon kaya ng Presidente Duterte para lahat ho tayo ng mga Pilipino ay makinabang dito sa pinagsipapan ho natin ho pag-research ng mahigit na 20 years. Eh lalong-lalo na kayo kasama na ho natin, kayong mga kasama natin sa media rito, eh kayo rin ho ay mapapasama ho rito sa advocacy natin dito. Ito ho ay kunan ho natin ito. Kumbaga sa pati, ipapamanan na ho natin sa mga kasamahan natin, ano ho, 105 million Pilipinos. Ano po yan. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Okay, Kuya Pepsi, paalam na tayo. Okay, Bishop, thank you Bishop, Nilo Tayag, for gracing this occasion. Kay Professor Toledo, kay Bishop Jess Pasco, kay Diglo, kay Cynthia Cabinay na nire-revive niya kanyang Maharlikan News, Kuya Dan, yan. Yung Maharlikan News, si Cynthia Cabinay, ang publisher niya, at quality si Tyron. Si Kuya Roland Hota, si Kuya Camilo, at ang kanyang paibahay, si Nora. Si, ikaw si Tirso, si Nora. Si Pete, Kuya Pete. Okay, thank you Kuya Pete. Okay. At Joe Bao, nandiyan na si, sino ba? Maraming salamat sa inyo lahat na pasensya kayo doon sa editor na babanggit. Maraming salamat. So okay. Let me say, malikayang pati sa inyo lahat. Watch me, Pet News, the 35, Pepito, take it away. Okay, siyempre mga kaibigan, sa ngalan po ng buong pamunuan ng Quadra Media Forum, sa buong pamunuan ng Aberdeen Court, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga panelists natin, sa mga media friends, at sa lahat po ng mga nakibahagi sa ating pagpupuno. Muli po, ito po si Juvy de Guzman ng DWBL. I love you all. Bye! Plus News! Meron tayong Plus News. Pinangalanan na ang mga mayor na protector ng mga drug lords. Rojas City, Bacolod City, Ilingan, Cagayan de Oro City, Calamba, Laguna. Di sana sa isip. Huwag naman si Paring Lahara. No? Huwag taong muna tayo. Angel City, Dumaguete, Cebu, Makati, Montilupa, Bacolod, Cavite, Marikina, Siquijor, okay, Tatecay, San Fernando, San Carlos City. More than 20 mayors, sila po yung mga drug collectors. Okay, 27 mayors. Okay, please lang, picture muna tayo. Bishop, Nilo Tayag. Kanina ito, Ador, Giovanni, Ernest, Paki. Ah, yung mga teen ID. Oh, yung mga walang teen, kahit driver's license lang, ha? Pakita po nila para mag-iba tayo. Any valid ID. Ay, libro daw, libro. Yung libro daw ni Bishop. Ay, yung libro kay... Kay Buboy? Ay! Kompleto daw ang ibibigay, Bishop. Yung kay Buboy, darating siya sa Webes. Sincha, be sure, Congressman Buboy.
Okay, sige.